Hindi na bago sa atin ang pagsunod at paniniwala sa pungsuy kung paano ito napapago ang ating mga buhay. Kaya naman, may mga naniniwala sa impresyong ito lamang ang tanging paraan upang madagdagan ang swerte ng isang tao. May iba pang paraan tulad ng astrolohiya, okulto at ibang Indian at Oriental practices. Subalit matapang pa rin ang masasabi na ang pagtatama ng pungsuy ay mabilis na paraan upang maitaas ang ating personal na swerte. Hindi ba natin narinig sa ating mga ninuno na nakukuha natin ang swerte mula sa mga lugar kung saan tayo nabubuhay at natatrabaho sa bawat araw at gabi? So narito ang mga dapat iwasan at ilang paraan upang makagawa ng bagay na ito. Maglagay ng 3 old Chinese coin sa cashback sa iyong buhay. Ayon sa pungsuy, ang paglalagay ng old Chinese coins ay napaka-epektibong paraan upang madagdagan ang kayamanan at kasaganaan. At pwede rin kayong maglagay ng Laughing Buddha sa mantel o shelf na direktang nakaharap sa harap ng pinto. Ang positibong enerhiya na pumapasok sa pamamagitan ng pinto ay pinabati ng Laughing Buddha at pinapasigla nito. At ang mga mag-asawa rin ay kailanman ay hindi dapat na matulog sa double bed na may dalawang magkahiwalay na kutsun. Dahil ang pagtulog sa magkahiwalay na kutsun ay maaaring humantong sa paghihiwalay. Huwag maupo na nakaharap sa isang blank wall. Sa kasalukuyan, karamihan sa mga managers sa corporate houses ay nakaupo habang nakaharap sa blank wall at kaharap nila ang computer screens. Hindi ito maganda ayon sa pungsuy dahil nakakaapekto ito sa kanilang pag-iisip. Huwag rin kayong magsabit ng kalendaryo sa harap o likod ng harapang pintuan. Sinasabing nakakaapekto ito sa hapa ng buhay ng mga nakatira sa bahay at sumisimbolo at nagsasabi sa iyo ng mga natitirang araw sa iyong buhay. Panatilihing ang mangkok na may lamang sariwang asin sa palikuran. Likas na ang mga palikuran ay pinagmumulan ng negatibong enerhiya kahit saan man sila ilagay. Kaya naman ipinapayo ang pagpapanatili ng asin sa bintana ng palikuran. Sinasabing ang asin ang hihit-hit sa negatibong enerhiya. Gayun din, huwag kalimutang palitan ang basang asin ng sariwa at tuyong asin ng palagian. Iwasan rin na matulog sa harap ng pintuan. Ayon sa pungsuy, kapag ang paa ng tao ay direktang nakaharap sa pinto, ito ay kinukonsiderang posisyon ng malapit ng mamamatay. Sa katunayan, ito ang dapat na posisyon ng mga patay, kaya maaaring ilagay ang kama sa kanan o kaliwang bahagi ng pinto. At ang pasukang pintuan sa iyong apartment o bahay ay ang maaaring pinakamahalaga ayon sa pungsuy. Dahil sa pamamagitan nito, pumapasok ang positibong enerhiya at swerte sa iyong buhay. Anumang sagabal sa loob at labas mula sa harap ng pintuan ay maaaring magresulta ng kamalasan sa mga nakatira doon. Mas makakaputi na ang harap na pintuan ay direktang hantong sa isang maluwag at maliwanag na kwarto. Hindi ito dapat nakaharap sa haligi o anumang lagayan ng sapatos. Itama sa pagtanggal sa lagayan ng sapatos o kaya ang pagpapago ng pwesto ng pinto. So, nasa inyo na kung inyong papansinin o iisnapin ang video na to. Basta't lagi natin tatandaan na tayo pa rin ang gumagawa ng ating kapalaran. Sipag at tiyaga at tiwala sa may kapal. Ika nga nila na sa Diyos ang awa, na sa tao ang gawa. Thank you guys for watching. Sana may natutunan na naman kayo. At kung oo, please do like and share my video. Meron kayong reaction, opinion, or any suggestion, paki-comment lamang po sa baba. At bago tayo magpaalam, always remember, think positive at bawal ang nega. Bye!